Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito na naman po ako ulit, ang iyong lingkod, para magbahagi po ng salita ng Diyos sa inyong lahat na nandito. So, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming pong ginagawang pangangaral. At ito po ay, di po kami naniningil, di kami nangingin ng bayad dito. Because libre namin natanggap ang kaligtasan mula sa Diyos at libre namin ito ibabahagi sa inyo. So ito ay pang-ilang beses ko na tumatayo rito. At salamat sa inyong mapayapang pakikisama sa amin. Ito po, pag-usapan ulit natin ang salita ng Diyos. Ano? Sa Book of John, John chapter 21 and verse 15. Andito, bandang dulo na ng libro ng John at tapos na rin ang pagkabuhay maguli ng Panginoon sa puntong ito. At tinatagpo niya ulit ang mga disipulo at mga apostoles. Pero ang ginagawa ng mga apostol at mga disipulo, specifically sila Apostle Peter, Apostle John, sila Apostle James, yan. Kasi nung bago sila maligtas, sila ay mga mangingisda. Sila ay mga naghahanap ng trabaho sa dagat, sila ay mga mangingisda. At after nang mabuhay maguli sa mga patay, itong si Jesus, ang mga apostoles na nungbalik sa pangingisda, sila ay bumalik sa pag-anap buhay sa dagat. At kinatagpo sila ng Diyos doon sa kanilang pangingisda, sa pangpang, tinanong ng Diyos si Peter, si Apostle Peter, sabi niya, Peter, sa Acts John chapter 21 and verse number 15, sabi ng Panginoon kay Simon, tinanong siya, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Ulitin ko, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? Sa Tagalog po, mga kaibigan, tinanong siya ng Panginoon si Peter sa kanyang pangingisda, Simon, son of Jonas, mahal mo ba ako higit pa rito? Tinuturo ang mga isda. Tinanong siya ng Diyos ng isang napakahalagang tanong. Tinanong siya ng napaka-importating tanong. Peter, Simon, mahal mo ba ako higit pa sa mga isdang ito? At yung tanong na yon ay isang tanong na iniiwasan ng bawat tao mula sa Biblia. Ang tanong ng tinanong ni Jesus kay Peter ay napakahirap itanong din sa atin. Kung tatanungin ng Diyos sa iyo ngayon yun, ikaw, ano bang pangalan mo, sir and ma'am? Mas mahal mo ba ang Diyos higit pa dyan sa inyong minamahal ngayon? Marahil mahal nyo ang iyong pag-aaral. Marahil mahal nyo ang pera. Marahil mahal nyo ang pamilya nyo. Marahil mahal nyo ang inyong kalalagayan ngayon. Marahil mahal nyo ang pagkatrabaho, ang iyong negosyo ngayon. Pero ang tatanungin ng Diyos, ikaw, sir, ma'am, mahal mo ba ako higit pa rito? Mahal mo ba ako higit pa rito sa inyong tinatangkili? Mas mahal mo ba ako estudyante sa inyong pag-aaral, sabi ng Panginoon? Higit mo ba ako mas mahal kaysa sa trabaho mo? Yan ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yan ang tinanong niya kay Peter. Dahil merong gustong ipagawa ang Diyos kay Peter, kaya tinatanong siya ng ganong klaseng bagay. At ang bawat isa sa atin ngayon, merong plano ang Diyos ho sa atin. Pero hindi magaganap ang plano ng Diyos ho sa atin kung meron tayong ibang minamahal bukod sa Diyos. Kaya gusto ko kayong tanungin ngayon, ito sa lugar natin ngayon, mahal ba natin ang Diyos? Tanungin kita, sir. Ma'am, tanungin kita. Mahal mo ba ang Diyos? Baka sinasabi mo, oo, mahal ko ang Diyos. Pero sabi ng Biblia, John 14 verse 15, kung mahal niyo ako, bakit hindi niyo ginagawa ang aking mga utos? Yan ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin nagmamahal na sinasabi, mahal ko ang Diyos, kuya. Kayong nangangaral dyan. Kung tatanungin mo ako, mahal mo ba ang Diyos? Oo, mahal ko ang Diyos. Pero ang tanong sa iyo ng Diyos ngayon, kung mahal mo ako, sabi ng Diyos, bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi niya sa kanyang salita?
Yan ang tanong mo sa atin. Oo, mahal ko ang Diyos. Oo, yes, mahal mo ang Diyos. Pero bakit di mo ginagawa ang kanyang sinasabi sa Biblia? Bakit tayo yung nabubuhay sa kasalanan na ayaw ng Diyos at sinasabi mo ating mahal natin siya? Bakit ka merong kasalanan na tinatago sa iyong puso at mahal mo ang Diyos? Hindi mo pwede yun, sir? Ma'am, hindi po pwede yun? Na meron tayong rebulto sa ating bayan at mahal natin ang tunay na Diyos? Hindi po pwede yun? Hindi po pwede meron tayong matadayang transaksyon? Hindi po pwede nanloloko tayo ng kapwa natin at mahal natin ang Diyos? Hindi po pwede tayo ay meron tinatagong kasalanan at mahal natin ang Diyos at the same time? Tinatanong tayo ng Diyos ngayon, mahal mo ba ako? Oo, mahal kita, Panginoon. Pero bakit hindi mo ginagawa at hindi mo pinapahalaga ng salita niya? That is the real question right now. It is not about religion. It is not about what church do you go every Sunday. Hindi yun ang usapan dito. Ang usapan dito, mahal mo ba ang Diyos? Yes, mahal ko ang Diyos. Pero ba't di mo ginagawa ang sinasabi sa Biblia? That is the question. Oo, meron kang sinisimbahang Katoliko, may sinisimbahang kang denominasyon, pero bakit hindi mo pa rin ginagawa ang sinasabi ng Biblia na huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya? Pangalawang utos, huwag kang lilika ng anumang imahe. Pangatlong utos, itago mo ang Sabbath day at gawin mo yung banal at pahalagahan mo. Pangapat na utos ng Diyos, igalang mo ang huwag mong gagamitin. Pangatlong utos, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabulang bagay. Pangapat na utos, itago mo ang Sabbath day at gawin mo yung banal. Panglimang utos, galangin mo ang iyong magulang. Ang iyong tatay at nanay mo, ginagalang mo ba siya ngayon? Huwag kang question. If you love God, keep His commandments. Sir, if you love God, keep His commandments. Gawin mo ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi niya sa Biblia, kung mahal mo ang Diyos. Hindi magsisimba ang resulta ng pag-ibig sa Diyos? Hindi magsayaw-sayaw ng praise the Lord, amen, yun na yung pagmamahal. No! Ang pag-ibig sa Diyos ay paggawa ng kanyang salita. Yan ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Yan ang tunay na pagsabi natin sa Diyos, mahal ko namin Panginoon sa magitan ng pagtupad, paggawa, pagsunod sa kanyang sinasabi sa Biblia. And obviously, sir and ma'am, you do not love God right now because you are living in sin. Halatang-halata na hindi mo mahal ang Diyos dahil hindi mo ginagawa ang sinasabi niya sa kanyang salita. And the Bible said, if any man will not love the Lord, let him be anathema, maranata. Sino mang tao ang hindi magmamahal sa Diyos ay susumpain pagbabalik niya sa pangalawang pagkakataon. And let me ask you, sir or ma'am, do you love God? Yes. Yes? Why you do not keep His commandments? Bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi niya sa salita niya? Kung mahal mo ang Diyos, sir. Bakit paulit-ulit natin siyang tinatanggihan at nireject? Sa ilang araw namin pag-angaral dito sa lugar na ito, meron pa nagbago sa buhay mo? Meron ka bang ginawang desisyon sa buhay mo na gusto ko nang manumbalik sa Diyos? Sobrang mabuti ng Diyos sa iyo at mahal na mahal ka niya, kaya buhay ka pa hanggang sa ngayon. At nakakapakinig ka pa rin ng salita niya. Ibig sabihin mo nun, ate at kuya, bakit nakakarinig ka pa ng salita ng Diyos? Kasi nais kanyang abutin. Nais kanyang sabihan, anak, manumbalik ka sa akin. Binibigyan kita ng pagkakataong manumbalik sa akin, sabi ng Diyos sa'yo. Kaya naririnig ko pa tong boses na ito. Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga, ikaw ay merong gawa ng desisyon na manumbalik ka sa Kanya. Kaya kung sinasabi mo ngayon, sir, mahal ko ang Diyos. Oo. Bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi niya? If you love me, sabi ng Diyos, keep His commandments. Obviously, sa lugar ng Los Biminda, walang tao nagmamahal sa Diyos. Why? Dahil walang gumagawa ng kanyang sinasabi sa Biblia. Kung tayo mga tao ngayon dito, mahal natin ang Diyos,
ginagawa natin at sinusunod natin ang sinasabi ng Biblia. Tamo, ngayon, di mo ako pinapansin. Di mo pinapansin ang salita ng Diyos. Obviously, ayaw na ayaw mo sa Diyos. O ba, marayan, di ka naniniwala sa Diyos. There is a real question. Do you love God more than this? More than this world? Mas mahal mo ba ang Diyos kaysa sa pera? That is the real question. That is the real question. Do you love God? And if you love God, bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi niya? Bakit nabubuhay ka pa rin sa kasalanan? Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa gawaing immoral? Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa pandaraya? Pagsisinungaling. Hindi paniniwala sa Diyos. You do not love God. And if any man will not love the Lord, let him be anathema, maranatha. Every man, sino mang taong hindi magmamahal sa Diyos ay susumpain at kasumpa-sumpa sa harapan ng Diyos. So this is the sad truth. Nakakalungkot na katotohanan po, sir and ma'am. Kaya baka tinatanong mo ako ngayon, what should I do? Anong gagawin ko, sir, kuya? There's only one man who perfectly love God with all his heart. Merong isang tao sa Biblia na minahal ang Diyos ng buong puso at hindi nagkasala. Ang kanyang pangalan ay si Jesucristo. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at nabuhay sa lupang ito. Minahal niya ang Diyos Ama ng buong puso at siya ay naging isang perpektong handog para sa ating lahat na makasalanan na hindi kayang mahalin ng Diyos. Kaya ngayon, kung gusto mong manumbalik sa Ama, kung gusto mo siyang makasama ulit at meron kayong fellowship, bonding together ng God the Father, para ka manumbalik sa Diyos, kailangan mong kilalanin si Jesucristo bilang tanging daan patungo sa langit, patungo sa Diyos Ama. You need to turn your faith on Jesus Christ in order for you to return to God the Father. Ang hamon sa atin ng Biblia, sa ating dulo, sa dulo ng Biblia, return to our first love. Tayo ay manumbalik sa ating unang pag-ibig. Tayo ay minahal ng Diyos unang-una. Bago pa ilikha itong sanlibutan, minahal na tayo ng Diyos. Pero tayong mga tao ang lumayo sa Diyos dahil ginawa natin ang kasalanan. So, dear sir and ma'am, return to God through Jesus Christ. Turn your faith on Him and believe on what He did on the cross. Ikay manampalataya sa Diyos. Kalakip po, sir and ma'am, ng pananampalatayang iyon ay pagsuko ng lahat ng anumang ayaw ng Diyos ng kasalanan. Hindi po pwedeng ikay merong pananampalataya at merong ang kasalanan ginagawa. Hindi po pwedeng ikay maniniwala sa Diyos at magpatuloy ka pa rin sa maling klaseng buhay. Ang kalakip ng pananampalataya sa Diyos ay binagong buhay. Kaya mga kaibigan, there is no other salvation in this world. It is only by Jesus Christ. Do you love God? Yes. Bakit hindi mo ginagawa ang sinasabi niya sa Bible? Seems like everything will fall. Akala ko, naglilingkod na ako sa Diyos, ilang taon na ako sa church, pero walang nangyayari sa buhay ko. Tumanda ka na sa pagiging Katoliko, pero wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Mahirap pa rin, wala pa rin pagpapala, ang lungkot pa rin ang buhay ko. Still, there's no change in my life. Bakit ganun? Ang ibig sabihin po, lang po nun, mga ate at kuya, na ang relihiyon ay hindi kaya magbago ng ating buhay. Ni ating destinasyon ng ating kaluluwa, hindi kayang baguhin ng relihiyon. Kahit ilang taon ka pa sa isang simbahan, kahit maging kagaya ka namin, Baptist, ikay Katoliko, Muslim, Iglesia, I don't care. Because there is no other religion will save us. It is only Jesus Christ, the crucified one. Sir and ma'am, do you love God?
Ba't di mo ginagawa ang sinasabi niya sa Biblia? Turn your faith on God. It is only by Jesus Christ we can save. We can experience salvation. It is through Him and through Him and by Him alone. There is no other way. There is no other name given among men where we must be saved. It is only the name of Jesus Christ. Only and only through and by the name of the Son of God, Jesus Christ Himself. Whosoever will call shall be saved. Whosoever will believe shall have eternal life. But whosoever will not believe will be condemned. Whosoever will not believe, sino bang hindi maniniwala ay makakasumpong ng kapahamakan sa darating na paghusga. Ate, ito po gusto ko sabihin sa inyo, hindi usapan dito yung pagpunta sa impyerno or langit. Ang usapan dito, pag hinusgahan ka ng Diyos, haharap ka sa Diyos, isa-isa ka. Isa-isa tayong haharap sa Diyos. Ako, haharap ako sa Diyos. Ikaw, haharap ka sa Diyos. At huusgahan ng Diyos ang mga ginawa natin sa lupang ito. At pag nasumpungan sa paghusga ng Diyos na ikaw ay hindi karapat-dapat tumungo sa langit, impyerno ang pupuntahan ng mga sinumang taong hindi sumapat, hindi umabot sa requirement ng pagpunta sa langit. Yun ang usapan, ang paghusga ng Diyos. Kaya nga pag hinusgahan tayo ng Diyos sa harapan niya at tayo ay hindi umabot sa requirement ng pagpunta sa langit, tayo ay mapupunta sa impyerno. Pero pag ikay nakasumpong ng nagawa mo lahat ng mabuti at tama, sa langit ka pupunta. Kaso nga lang ang problema, hindi natin kayang gumawa ng tama. Hindi natin kayang gumawa ng mabuti. Dahil walang kabutihan sa ating puso, wala ni isa. So ang kalalagayan ho natin mga tao, tayo ay siguradong pupunta sa impyerno dahil wala tayong nagagawang mabuti. So paano yun, sir? Paano yun pupunta sa langit? Kaya kailangan mo si Jesu Cristo sa buhay mo. Dahil siya lamang ang nakagawa ng tama at mabuti. Siya lang ang pwede magligtas sa atin. Tayo mga tao, hindi natin kayang ligtas sa ating sarili. Siya lang ang pwede magligtas sa atin. Yun po ang aking paulit-ulit sinishare sa inyo. At hindi na usapan dito yung kung anumang bagay. Ang usapan rito, si Kristo ang Jesus, ang tanging tagapagligtas ng mga tao. Siya ang taong nakagawa. Siya ang Diyos at tao at the same time nakagawa ng kaligtasan para sa ating mga tao. Tayo mga tao nandito sa lupang ito, wala tayong kakayahan para iligtas natin sarili. Dahil wala sa ating mabuti, wala ni isa. Si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Siya lang ang pwede magligtas sa atin. Siya lang ang daan patungo sa ating Ama. Si Jesus Cristo lamang po. Walang iba. Dahil po kung pag-uusapan natin ang mabuting gawa, wala tayong nagawa. Yan ang katotohanan po, sir and ma'am. Kung pag-uusapan, may nagawa ka bang mabuti sa kapwa mo ngayong araw nito? Wala. Naapagmura ka ba? Oo. Naapagsinungaling ka ba? Oo. Naapagnakaw ka ba? Oo. Naapandaya ka ba? Oo. Wala tayong nagagawa kahit everyday pa tayong mag... Anong gawin ating reliyon natin? Wala. Kahit tayo'y lumuhod, tumuwad, tumihaya, bumuka, wala. Wala tayong pwedeng nagawa para lilisin natin kasalanan. Wala. Wala ni isa. Yun ang katotohanan po, sir. So, talagang nakikita ho natin na tayo mga tao ay wala tayong kaligtasan sa ating sarili dahil walang mabuti sa atin. Kaya si Kristo lang ang tanging Diyos na magliligtas ho sa atin. Dahil siya lamang ang Diyos at tao na nakagawa. Siya ay, nung si Jesus ay naparito, hindi siya nagkasala, hindi siya gumawa ng katiwalian, walang lumabas sa kasalanan sa kanyang bibig. Lahat ng ginagawa ni Jesus, puro kabutihan. At siya'y naging handog para sa ating lahat. Para tayo'y tubusin at linisin sa ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, doon niya tayo tinubos. Doon niya tayo pinawalang sala. Doon niya tayo iniligtas mula sa ating mga kasalanan. Pero kung hindi ka mananampalataya, walang iba magliligtas sa atin. Huling mga bagay lang po, bago ko patapos.
Kung gusto mong iligtas ang sarili mo, sige, gawin mo. Gawin mo lahat ng bagay para iligtas ang sarili mo. Pero I will tell you, wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Pero kung gusto mo si Jesus ang magligtas sa'yo, sumampalataya ka lamang ho sa Kanya at nakasumpungan ng kaligtasan sa Kanyang ginawa sa krus. Maniwala lang tayo sa Kanya. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Believe. Only believe. Paniniwala lang po. Paniniwala lang sa Panginoon Kristo. Doon lang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Yan lang po gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. And see you again in the next days na pagbalik ulit dito. No? Salamat po sa inyo lahat. Pag-pray ko lang po kayo lahat na nandito. Salamat po Lord sa oras po na ito. Kami po ay nandito ngayon sa Luzbe ulit. At kami po ay nangaral ng iyong salita sa isang maikling pag-aaral po at pagbibigyan ng katotohanan. Maraming salamat po sa mga katao na nandito na tinatanggap po nila kami ng mapayapa. At kami po ngayon dito nagbabadal lang ng isang mensahe para sa kanila. Ito lamang po ay naging pagpapala sa amin at sana maging pagpapala rin sa kanila. Nawa, panalangin ko, Panginoon, na sinumang tao na nandito na nais umampartay sa inyo, tulungan niyo po siya, O Diyos. At tulungan niyo po yung mga tao na nandito na nakapakinig na ng iyong salita, na gumawa ng isang desisyon ng pagsunod sa inyo. Kung mahal ka po namin, Panginoon, gawin namin po ang sinasabi niyo sa Biblia. Kung mahal ka namin, O Diyos, gawin namin ang sinasabi sa Biblia. Sisimulan namin ngayon sa aming mga buhay, Panginoon, na magkaroon ng Biblia sa aming mga bahay, na bawat umaga at araw, bawat gabi, bawat hapon, binabasa namin ang iyong salita. O Diyos, tulungan niyo po kami na pahalagaan ang iyong salita at gawin ito. Hindi lang itambak sa aming mga kwarto, hindi lang itatapon, hindi lang babaliwalain, kundi basahin namin, intindihin namin, pahalagaan namin, at higit sa lahat, gawin namin, i-apply namin sa mga buhay po namin. At sa magitan nito, mababago nito ang buhay namin. Mababago nito ang aming destinasyon na aming mapagtunguhan. Sa magitan ng Biblia, magkakaroon kami ng kapayapaan sa inyo. Sa magitan ng yung anak na si Jesus, magkakaroon kami ng kaligtasan. Eh salamat po, O Diyos, sa lahat ng tao na nandito. Pinagdating ko po sila lahat. Salamat po sa inyo. At kami po, ingatan niyo pa sa aming mga pupunta at pagbalik pa, Panginoon. Nawa, next week or next day, Panginoon, makabalik po ulit. Maraming pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Thank you po sa inyo lahat. Magandang gabi po.